Bawal na sa EDSA ang mga provincial bus mula sa Cavite at Batangas ngayong unang araw ng pagbubukas ng Southwest Integrated Transport Terminal. Naroon din ngayon si MMDA Chairman Francis Tolentino. May news to si Steve Dailisan live. Steve. Pinasinayaan na nga ngayong umaga itong Southwest ano, na provincial bus terminal dito sa May Coastal Mall at sa Punta Maytahawi. E napakarami na ng mga bus na pumapasok dito, pila-pila na yan at nagbababa sila nung kanilang mga pasahero na galing sa Cavite. Hindi na kasi sila pa pwede makaderecho papasok ng EDSA o papasok ng Metro Manila dahil nga ang iniiwasan dito raw ng MMDA ay yung mismong traffic. Pero sa mga sandaling ito, Hawi, ay nagkakaroon naman ng pagpipila-pila yung mga bus na galing ng Cavite doon sa mismong Naiya Avenue at maging doon sa May Rojas Boulevard. Nagkakaroon ng medyo mahaba na yung pila ng mga bus. Yung iba sa mga pasahero nakita natin, Hawi, doon na rin mismo bumababa at hindi na nga inaantay na sila ay makarating dito sa terminal dahil kakailanganin pa nila, Hawi, na maglakad patungo doon sa may bahagi ng footbridge ano, para sila makatawid at makasakay sa bahagi ng Rojas Boulevard. Pero dito sa loob ng Terminal Hawi, ito yung mga pasahero nakita natin dito. Yung iba sa kanila nakapila na at dito na nga sila sasakay papunta sa mga probinsya ng Cavite at Batangas. Meron namang waiting area dito, air condition dito at meron ding television. Ano, meron pang mga comfort room dito. Ang kaso yung inireklamo ng ilan sa mga pasahero kanina, lalo na yung mga syempre unang araw ito, ang inireklamo nila yung haba ng kanilang nilalakad at sa mga sandaling ito kasi medyo umuulan kaya medyo perwisyo daw sa kanila, lalo na yung mga papasok sa trabaho at yung ilan sa mga estudyante na hindi syempre sanay sa ganitong sistema. At sa puntong ito, Hawi, makakausap natin ng live itong si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Sir, kanina merong mga nagre-reklamo, may mga nagsasabi na mahaba daw yung nilalakad nila. Ano po yung tugon natin dito? Kumulan kasi kanina eh. Sakay ako dun sa bus galing Dasmariñas, Cavite, yung first day ko punta rito. Naobserbahan natin yung ilang mga pasahero, talagang hindi first time nakatungtong dito. So yung ganong sitwasyon, yun yung nagdulot ng kalituhan. Pero patuloy pa naman yung ating mga tauhan na nag-a-assist sa mga pasahero kung saan dapat sumakay. Binubuhat yung mga bagahe nila. May mga porter po tayo dito, may mga kariton. At meron po tayong assistance desk kung para kung saan magtanong yung ating mga kababayan. Meron din po tayong mga medical teams. Merong mga nahihilo. So, tinutulungan po lahat yun. Ang pinapanggit po ng National Council for Commuter Protection ni Ms. Elvira Medina, ang pag-aaral doon nila, marami rin po ang hulisang ayon dito sa pagkakaroon ng terminal na ito dahil unang-una perbisyo sa kanila at syempre nakasanay na nila na doon sila mismo bababa doon sa lugar na syempre yung kanilang destinasyon. Without expressing disrespect, marami rin pong studies na nagpapatunay naman na kailangan to. Ang latest study natin, yung kina Mrs. Medina, ay 2012. Yung latest study natin ay April 2013. Na nagpapatunay, 2 volumes po yun, na kailangan po itong terminal na ito. Yung first study po ay lumabas, 1972, na nagpapatunay din na kailangan to. Siguro, bago natin i-address yung pangangailangan o hindi pangangailangan, may mga aspeto, ayoko po makipag-debate, may mga aspeto po na hindi masagot ng ilan. Una, sabi ng DNR, ang pinaka-polluted na area ng Metro Manila ay yung Pasay Top Rotonda. Yung Pasay Top Rotonda, pinaka-polluted na part ng Pilipinas. Ito po yung ina-address nito. Mababawasan natin yung level of pollution. May improve po natin yung air quality na nagdudulot ng halos 40% ng medical consumption ng pamilyang Pilipino. Pambili ng gamot sa asthma, bronchitis at marami pang iba. Yung air, yung advancement, yung pag-improve ng air quality ay isang aspeto ng mga pag-aaral na nakakaligtaan yung mga bagong survey. So sana po maunawaan nila na hindi lang po terminal per se, environment as well as health issues should likewise be addressed. Ang binabanggit po kasi nila, Chairman, parang hindi pa raw handa dahil kung ikukumpara daw, kasi ang naging modelo natin yung ibang mga bansa na merong ganito, sa atin daw yung mga sidewalk natin, okupado, meron daw mga obstruction, tapos hindi raw ganun kaligtas para syempre kung maglalakad man lalo na yung mga commuter. At binabanggit nga ng NCRPO na isa sa mga talagang maraming mga elemento ng mga snatching etc. ay nandito pa sa bahagi na ito. No, maklara na kung tugon natin doon, Chairman. Yun nga po ang dahilan kahit kaya nagkaroon ito dahil ayaw natin ilagay sa peligro yung ating mga mananakay nasa Baclaran kung crime spot area yon. Eh dito po safe sila. Hindi gaanong
prevalent pa rito yung petty crimes. May police tayo rito, one roof lang sila, may mga CCTV, nabanggit mo kanina, may mga passengers lounge, may bubong. Ito po yung maaalis natin at maaalis din natin yung color room. Kasi yung color room hindi makakapasok dito eh. Yung color room nandun sa labas. So pag naalis natin sa kalye yung color room, luluwag ng bahagya yung ating mga lansangan. At yung issue po ng sa pamasahe, siguro baka nakalimutan nung iba, ako po yung nag-file ng petition para ma-lower yung pamasahe dahil yung mga bus operators natin dito hindi na magbabayad ng terminal fee kesa po sa lansangan, baka nakukutongan sila, nagbabayad ng illegal na pinapasa nila sa pasahero. Dito po, wala na ho yun. Yun po yung dahilan kaya magkakaroon ng savings yung mga bus operators na hinihiling ko i-translate sa proper maintenance ng kanilang sasakyan, lesser pollution siguro pag properly calibrated, properly tuned up, at doon sa mga biyahero nila, pwedeng babaan yung pamasahe. Kaya nga nag-file ako ng petition sa LTFRB at ito po ay magkakaroon ng hearing sa August 23. Chairman? Sa kasalukuyan, Chairman, ano, yung binabayad ng pamasahe kasi shortened na naman na yung kilometer na biyahe nitong mga bus na ito. Ibig sabihin, yung base sa... Ano na, Bob? Yung kahit na-shorten na po ito, nabawasan yung sa fare matrix, 20% sa senior citizen, 20% sa estudyante. Over and above that, hinihiling ko na babaan pa ng LTFRB sa kadahilanan na malaki ang savings ng mga bus operators. Pero dapat ngayon, Chairman, bawas na rin ano, yung... Mag-i-hearing pa po yun. Steve, yung base po dun sa fare matrix kasi kung tutuloy ng loto yung mga sasakyan, dapat bawas na. Ganun nga po, ito yung ticket ko kanina, nabawasan na po ng bus nung yung pamasahin namin kanina. May tanong po yata si Howie Severino sa inyo, Chairman Tolentino. Yeah, Chairman Tolentino, sa Howie Severino po, linawin lang po natin, babaan lang po yung terminal na yan. Ano? Kung yung mga pasaherong papunta pa rin sa Laguna o Quezon, pwede pa rin sumakay dito sa Cubao at Pasay. Opo, kasi ang terminals po sa Administrative Order number 40 ay tatlo. Southwest para sa Cavite bound passengers at some portions of Batangas na gumagamit ng Cavitex at Aguinaldo Highway. Yung South Terminal na nagpapagawa ng DPWH sa Alabang para po sa Yahin Laguna, Bicol, Quezon, Visayas. At yung sa North Terminal na papagawa ng DOTC para sa biyahe po ng Pampanga, Pangasinan, and Ilocos Provinces. So hanggat hindi pa po nagagawa yung dalawa, three legs po yan, ay hindi natin mararamdaman yung komprehensibong resulta nito na magbabawas ng 8,200 provincial buses. Halimbawa, Chairman, no, sabi nyo, sumakay kayo mula sa Batangas ba? Cavite, no? Kung papasok kayo sa opisina, ano na ngayon ang magiging rota nyo kung mapupunyut kayo? Lalakad lang po kayo ng 3 minutes dito sa tabi. Nandun na po yung City Bus Terminal na pinagawa ng MMDA. At yung harapan po noon, yung po yung proposed na line ng LRT Extension 1 line na maaring matapos sa 2015. So magiging intermodal po talaga ho itong areyang ito. Dito rin po yung NAIA Elevated Expressway, malapit din sa terminals, domestic at international gateways po natin. So ibig sabihin na yung public transportation system natin ay magiging integrated na. Dapat po ganun ang mangyari. Ganun din po sa South, yung South Terminal, malapit naman po sa PNR line na papunta rin po ng Buendia at Tutuban. Okay. Maraming salamat. Ayan, Howie. Ayan, Howie. Ito, imo-monitor lang din natin kasi medyo nagkakaroon nga lang din ng konting problema dun sa mga bus na napapasok dito sa terminal. Pero ang sinasabi ni Chairman Tolentino, gagawan daw nila ng paraan yung stoplight para sa gayon mas mabilis yung ikot ng mga sasakyan dito. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Southwest Provincial Terminal, dito pa rin sa Paranaque City. Steve Dailisan, GMA News.